Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko kayong bigyan ng update tungkol sa ginagawang hearing sa House of Representatives, yung iniimbestigahan nilang gentleman's agreement daw between President Duterte and President Xi, na sinasabi ng Pangulong Marcos na he was horrified, nakakatakot daw dahil ibinenta na ni, ikinompromise na ni PRRD ang ating sovereignty, ang ating ano, territorial rights. Yun. So, this, nakadalawang hearing na. Kaya lang, ang nangyari sa hearing na ito, eh, napapahiya ang mga kongresista, Romualdez, and of course, the president. Dahil siya yung may kagustuhan nito na imbestigahan eh. Okay. Ang napahiya sila sa pinayag ng PCG chief o commandant si Admiral pangalan nito, Joel Garcia. So pakinggan natin ano ang pahayag ni Admiral, yung PCG commandant from 2016 to 2022. 16, 17, 18, 19, 20. Tagal. Halos sa buong panunungkulan ni PRRD, siya ang Coast Guard commandant. Grabe. Oh, ito po ang pahayag ng Four-Star Admiral ng Coast Guard. Meanwhile, the former commandant of the Philippine Coast Guard maintained that there was no mention of a gentleman's agreement concerning the West Philippine Sea. During my time, from 2016 to 2022, we have not heard of any gentleman's agreement between the two presidents. Otherwise, it could have been cascaded down to us as the forefront agency in our quest towards protecting our sovereignty and sovereign rights in the South China Sea and West Philippine Sea. So, very clear. Walang gentleman's agreement during his time. Okay, by the way, si akala ko itong si Admiral Joel Garcia is PMA graduate. Kasi karamihan yan yung mag-happy ng Coast Guard, Navy, Army, Air Force, hanggang AFP chief, mga PMA graduates. Ito pala is graduate siya ng Philippine Merchant Marine Academy, PMMA. Wow! Taga Baguio City at grabe ito, matalinong admiral ito. May dalawa siyang master's degree. Una, master's of science degree nakuha niya sa World Maritime University sa Sweden. Pangalawa niyang master's in shipping management sa PMMA. May dalawa rin siyang doctorate degree, PhD in philosophy sa Amang Rodriguez Institute sa Rizal, at saka doctor's degree in humanity sa Solo State University. So yan po, si Admiral Joel Garcia, ang tagal niyang nag-serve as PCG commandant. Panaw ni PRRD, sila yung nasa front line palagi. Sila yung come in contact palagi sa mga Chinese Coast Guard. So very credible para sa akin itong sabi niya na walang gentleman's agreement. Kasi kung meron, na-cascade na sama na sa amin at na-cascade din namin sa aming mga units, Coast Guard units, eh wala. So ano pang hahanapin itong mga kongresista, itong admin na ito na pinapalabas nila na may gentleman's agreement? Okay, so ito, first hearing ito, nagsalita si Admiral Joel Garcia. On the second hearing, yan na, nag-attend na si dating Executive Secretary Middaldea. Ano ang revelation ng former Executive Secretary? Ito po, balita sa headlines ng Philippine Star. Noynoy admin okay
ayungin status quo. So yung status quo, yun na po yung gentleman's agreement na sinasabi ni Pierre Ardin. Di ba? Nag-press conference na siya dyan. Galit na galit noong after yung remarks ni Presidente Marcos Jr. na I was horrified sa gentleman's agreement, press conference. Sinabon niya talaga, ang galit na galit. Huwag mo akong turuan, wala kang alam. Di ka nga nag-graduate na ano. Oh. Yes, may gentleman's agreement kami. As is, where is? Status ko lang. So masama ba yung sundin mo yung naka, para wala nang gulo. So it was the Aquino administration who started yung gentleman's agreement or status quo. Yun ang pahayag ni dating executive secretary Midaldea. Okay. Sabi niya, nagtanong daw itong si Secretary Midaldea sa Chinese ambassador. Ano ba talaga? Ang commitment daw ng Noynoy administration, specifically si Defense Secretary Chinese Gasmin, ang usapan, ang agreement noon is limit resupply missions to the delivery of food, water, and other provisions to the troops stationed at Sierra Madre and okay, delivery of construction materials was explicitly not allowed. Oh, ulitin ko. Panahon pa ng Aquino administration. Isang pro-US administration na simulan na walang magdadala ng construction materials. So pag upo ni PRRT para hindi magkagulo, para kaimik lang, hindi natin kayang makipaggera sa China eh. So, status ko lang. Oh, what's wrong kung ano yung sinimulan ng Aquino administration na pro-US? Wala nang binago. Tuloy lang. So, anong resulta? Dahil sa status quo, sinunod ang status quo, walang masyadong tensyon. So, ngayon, grabe ng tensyon. Bakit? Eh, matapang ang presidente. Matapang ang mga kongresista. Matapang dahil nandyan yung US. Kaya, malala ko yung press conference ni PRRD. Ano sabi niya? Come on, i-repair ninyo ang Sierra Madre. Ako, hindi ko na-repair. Dahil ayokong magkagulo. Hindi natin kaya na makipaggera. Natakot ako. Sabi niya, inamin niya, natakot kami sa China. Oh, gusto mong i-repair? Sige. Dalhin mo pa ang US Navy. Dalhin mo pa ang, ano pa, Japanese Navy, Australian Navy, lahat yung mga navies na, ano ito, nakikipag-joint exercise sa Pilipinas. Dalhin nyo. Sige, i-repair nyo. Tignan nyo. Tingnan natin anong mangyari. Oh. I don't know. Ano nang nangyari sa ano? So, yun po. Ano pa ang gustong palabasin ng administration nito? Ang nakikita ko, parang gusto nilang, ano, hindi ba? Kaya gusto lang nilang sirain ang mga Duterte. Or, hindi kaya mayroong foreign power na nagdi-dictate sa administrasyong ito para investigan niya, para i-demonize si Duterte, para, alam mo na, malapit ng election. So ano sa tingin niyo, mga kaibigan, o? Ginagamit ba itong gentleman's agreement para masira ang Duterte, para pagdating ng election 2025, pabor sila? O? Hindi ba kaya ito in aid of election din?
na tanong lang. Oh, lalo na ngayon, lumabas. Meron din silang new model. Na yung new model na yun, eh pattern doon sa sinimulan ng Noynoy Aquino administration. Ganun din. Oh. Anong kaibahan ng Noynoy administration? Nakipag-usap General Gasmin, Secretary Gasmin. Limit lang food provisions para tropa, walang materials. Ano yung new model? Di ba ganun din? Parehas lang. So, ang isang matino na official, si Vice Admiral Carlos, hindi ako naman maniwala na yung pakikipag-usap niya sa Chinese official na walang basbas ng nakakataas sa kanya. Kasi napaka-sensitive ang issue sa West Philippine Sea. Kailangan naman na yung three-star general na on his own is makipagsundo ng new model na walang basbas sa taas. Hindi ako maniwala doon. Kaya ginawang scapegoat itong naging kawawa itong si Vice Admiral. Ano? Ginagawa lang niya yung kaya tuloy ang kanyang mga classmates nag-support sa kanya, nagpahayag ng statement of support na they vouch for the integrity, character, professionalism, excellent service ng Vice Admiral Carlos na ito kasi lumalabas siya ang may kasalanan sa new model. Oh, parehas lang. So ano nga yun? Sige. Oh. Nung sinabi ni former Secretary Middaldea na it was Noynoy administration through Volter Gasmin ang nakipag-usap sa Chinese ambassador. Yun, tatawagin na nila si Secretary Gasmin sa third hearing. I don't know kung kailan ang third hearing, but maganda. I believe magsasalita si General Gasmin. Kilala ko ito. Hindi ito matitinag. May prinsipyo ito. Fighter yan si General Gasmin. Oh. Sa malala ko pa si Sasa Sutrugando sa isang interview sa kanya ng sino bang nag-interview? Si Ka Eric at si Doc Badoy. Sinabi niya yan na naipublish sa Inquirer noong 2013 yung pag-uusap ni General Gasmin at ang Chinese Ambassador at yun nga ang usapan. Oh. So klaro, ang gentleman's agreement nagsimula Noynoy administration, hindi si PRRD nagsimula, tinutuloy lang niya. Anong masama doon na nagresulta sa kapayapaan? Walang tensyon. O kung meron man tensyon, konti lang. Ngayon, grabe ang tensyon. Baka mapasabak na tayo sa gera. Yun ba ang gusto ng administrasyong ito? Sabi. So,